Magandang hapon po muli sa inyong mga ka-hometown. Welcome back po sa ating channel. At sa hapon po na ito, tayo ay magsasagawang muli ng isang reaction video. At ang pamagat nito ay ang ganito pala nagsimula ang gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang video po na ito ay nagsimula kay PMC or Pinoy Mystery Channel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa kanya, ilalagay ko sa ibaba yung link ng video na ito upang maaari niyong bisitahin yung kanyang channel at mag-subscribe din kayo sa kanya sapagkat yung kanyang channel ay nagbibigay ng iba't ibang mga karagdagang kaalaman. Okay, magsimula na po tayo. Gulo sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Balitang nagdudulot ng pagkabahala sa Estados Unidos at sa buong Europa. Bakbakang nagsimula pa noong taong 2014. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy ang pagdagsa ng mga 100,000 mga sundalo ng Russia malapit sa Ukraine at tila naghahamon ng isang sagupahan. Dahil sa madugong salpukan sa simula't sapol, mga 14,000 na ang mga namatay. Kasama ang mga pasahero ng Malaysian Airlines. Ito ba ang magiging mitya ng isang digmaang makakasangkutan ng buong daigdig? Nako, wag naman po sana. So alam naman po natin na nagkaroon na ng unang digmaang pandaigdig at yung ikalawang digmaang pandaigdig at grabe po yung pagkasira na naganap sa kasaysayan. Pagkasira ng mga istruktura, pagkasira ng ekonomiya at matagal bago nakabawi yung daigdig dahil doon sa nagdaang una at ikalawang digmaang pandaigdig. At sana naman po itong gulo ng Russia at Ukraine ay hindi mauwi sa another world war. Tuloy natin. Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, sama-sama nating halongkatin ang kasaysayan at hanapin ang kasagutang mahirap. Ipaliwanag ang tanong. Yan po yung classic na signature line ni Pinoy Mystery Channel. At napakaganda yun nung kanyang ano, yung pagkaka-record ng kanyang boses. Okay, let's continue. Bakit naglalaban ang Russia at Ukraine? Nagsimula ang kwento mga taong 1991, panahon ng pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republic o ng USSR. Nagkahiwa-hiwalay ang mga nasasakupan ng USSR noon at kasama sa mga umalis ay ang Belarus, Estonia, Ukraine at marami pang iba. Karamihan dito ay naging independiente at naging isang bansa. Ganon din ang nangyari sa Ukraine. Subalit hindi katulad ng ibang humiwalay, ang mga taga roon ay hati-hati sa kanilang pananaw, hindi lamang sa kultura, pati na rin sa politika. Ang mga nakatira sa bandang kaliwa ng bansa, mga taga-Western Ukraine, ay mas pabor sa pamamalakad ng mga demokrasyang bansa sa Europa. Pero hindi ganoon ang pananaw ng mga nakatira sa kanang bahagi naman ng Ukraine, kung saan karamihan ay mas panig sa pamamalakad ng Russia, lalo na sa rehiyon ng Donbas. Kaya kahit isang bansa ang Ukraine, magkakaiba ang paniniwala ng mga mamamayan. So parang tulad din sa atin, ano, may dalawang ideolohiya. Yung ideolohiya ng pumapanig sa demokratikong pamamaraan ng pamamahala at yung kabilang ideolohiya naman ay naniniwala sa komunismo. Tuloy natin. Taong 2010, nung naihalal ang bagong presidente ng Ukraine na si Viktor Yanukovych, ang mamamayan sa bandang kanan ng bansa ay natuwa, ngunit hindi ang mga nasa kaliwa. Bakit kamo? Sa dahilan ang naihalal na pangulo ay isang pro-Russian o panig sa Russia. Taong 2013, mas lalong nanggalaiti ang mga nasa West Ukraine nung nag-anunsyo ang presidente na titigil na ang bansa sa pagsuporta sa Europa at ibabaling ito ang pamahalaan na suportahan
ang Russia. Siyempre, ang desisyon ay ikinagalak ng Russia, lalo na ng presidente nito na si Vladimir Putin. Ngunit nagdulot ng isang malawakang protesta na tinawag na Euromaidan Protest. Dito nagsimula ang gulo na hanggang ngayon ay masasaksihan sa pagitan ng mga pro-Russians at Ukrainians. Pagsabog ng protesta, pinasugod ng presidente ang polisiya at mga sundalo upang sugpuin ang mga pasimuno. Ngunit ang mga miyembro ng gabinete sa Ukraine ay panik sa Europa, kaya binoto ng gobyerno na patalsikin ang presidente. Parang may pagkakahawig doon sa ano natin, yung nangyari dito sa revolution dito sa Pilipinas nung mapatalsik yung dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero maraming nagsasabi na yun ay kagagawa ng CIA at ng pamahalaan ng Amerika. Ganun nga ang kinahinatnan. Nagtago sa Russia ang dating Pangulo. Wala na sanang problema sa bansa kung hindi nagsisulputan ang mga armadong grupo na suportado ng bansang Russia. Ang mga rebelding separatista. Parang dito sa ano-ano, sa atin, sa my part ng Mindanao, dati may mga separatist movement yung ating mga kapatid na Muslim. Pero ngayon, ano na, mayroon ng maayos na pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan yung pagkakaroon nga ng tinatawag na Bangsamoro. Kaya nagkaroon ng katahimikan sa part ng Mindanao. Tuloy natin. Paano napasa kamay ng Russia ang Crimea? Buwan ng Pebrero taong 2014, napatalsik sa pwesto ang presidente na si Viktor Yanukovych. Ikinagalit ito ng mga sumusuporta sa Russia, lalo na yung mga nasa lugar ng Donbas. Isang rehiyon sa kanang bahagi ng Ukraine na katabi mismo ng bansang Russia. Bukod doon, dahil sa nangyari sa presidente, ang mga taga-Crimea naman ay nagprotesta. Ito ay isang malaking pulo na nasa ibaba naman ng Ukraine. At karamihan sa mga taga roon ay sumusuporta rin sa pamahalaan ng Russia. Upang matapos ang gulo sa Crimea, napagpasyahan na magbotohan sa lugar kung kaninong bansa sila gustong sumapi, sa Russia o sa Ukraine. At ang resulta, sa Russia. Ganun pa man, hindi ito sinuportahan ng Ukraine at hindi rin kinilala ng mga taga-Europa at ng Estados Unidos. Dahil raw, hindi maaaring bumoto ang isang bahagi ng bansa upang umalis at sumapi sa ibang bansa, lalo na sa Russia. Subalit sa mata ni Vladimir Putin, ang resulta ng botohan ay malinaw na nais ng taong bayan sa Crimea na mapunta sa Russia ang kanilang lupain. Ang pagpapatalsik kay Yanukovych, ang labanan sa rehiyon ng Donbas at ang botohan sa Crimea ay mga mitsa na nagpasabog sa gulo ng Ukraine. Buwan ng Hulyo taong 2014, sa gitna ng mainit na labanan ng mga separatista at mga Ukrainian sundalo, sa hindi maipaliwanag na dahilan, napabagsak ang Malaysian Airlines Flight 17. So ito yung pagbagsak ng Malaysian airline na hindi ata na-identify na isang ano to, isang civilian na aircraft, then napagkamala na military aircraft, kaya pinabagsak sa pamamagitan ng paggamit ng mga missile. At napatay ang halos 300 mga pasahero nito. Ayon sa investigasyon, ang pasabog na ginamit sa eroplano ay mula sa Russia. Ganun pa man, ang dalawang grupo ay nagturuan sa kung sino ang tumira. Dahil sa sobrang gulo, namagitan na ang ibang bansa kasama ang mga miyembro ng NATO at Amerika. Buwan ng Pebrero taong 2015 sa Minsk Accord, napagkasunduan ng lahat na magkaroon ng ceasefire sa lalawigan. Isang magandang balita na sa wakas, matitigil na ang patayan ng dalawa. Iyon ang akala nila.
napatay dahil sa gulo. Bagamat napagkasunduan ang isang ceasefire, ito ay sa papel lamang. Dahil bago matapos ang taong 2015, nagsimula naman ang cyber attacks. Buwan ng Disyembre, sobra sa 200,000 mga mamamayan ang nawala ng kuryente dahil daw sa electric grid hacking sa Ukraine. Yan, isa sa mga estratehiya sa labanan ay yung cyber attack o yung panghahack ng mga sistema ng kabilang bansa. Halimbawa, yung sa kuryente, kapag nahack yung system niyan, magkakaroon ng malawakang pag-brownout. Taong 2016, hacking sa siyudad naman ng Kiev. Sa taong 2017, ang NotPetya cyber attack. Pinaniniwala ang kagagawan ng mga Russian hackers. At ang ulat sa Wired, na ang buong Ukraine ay ginamit na lugar ng pagsasanay ng mga Russian hackers. At ayon din sa balita, sinasabotahe raw ng mga nito ang mga gusali sa bansa. Paglipas ng ilang taon, patuloy pa rin ang labanan ng dalawa kahit na nagkasundo ang magkabilang panig sa isang ceasefire. Kaya taong 2016, nagpasya ang mga miyembro ng NATO, unang Northern Atlantic Treaty Organization at Estados Unidos na magsagawa ng pagsasanay malapit sa Ukraine. Ang sabi sa politiko, naglunsad ang NATO ng pinakamalaking pagsasanay ng militar sa kanang bahagi ng Europa malapit sa Ukraine. Sobra sa 30,000 mga sundalo mula sa 24 na bansa ang nakilahok sa tinaguriang Anaconda 2016. Sa tingin nyo, yung mga pagsasanay na ganito, nakakapag-provoke ba o nakakatulong na matakot yung kabilang panig para hindi na magsagawa ng pakikipaglaban? Comment lang po kayo sa baba. Ayon sa mga ulat, nais rin sumali ng Ukraine sa samahan ng NATO. Ang sabi sa Atlantic Council na kailangan raw sumali ang Ukraine sa grupo ng NATO. Isang balitang hindi ka nais-nais sa pandinig ni Vladimir Putin. Ang sabi sa The Telegraph na aatakihin daw ng Russia ang Ukraine kapag sumali ito sa NATO. Pinaniniwalaan na isa ito sa mga dahilan kung bakit pinaliliputan ng Russia na militar ang Ukraine. Kaya ang tanong ng marami ay, ano ang mangyayari kung sasalakay ang Russia? Madali lang ang sagot. Ayon sa Sky News, World War 3. Anong aral ang mapupulot dito? Sa kasalukuyan, mga 14,000 katao na ang namatay dahil sa labanan sa Ukraine. At sigurado, natataas pa ang bilang sa hinaharap. Kahit kailan ang giyera ay nararapat na iwasan. Dahil kung hindi, buhay ang kabayaran. Yun na nga po at nung nakaraang February, sumalakay na nga yung Russia sa Ukraine. At nangangamba nga yung mga kanluraning bansa na baka ito ay mauwi sa World War 3. Pero ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula February nung buwan na ngayon, July. Salamat naman at hindi nauwi sa World War 3. Pero hindi pa natin alam kung anong kahihinatnan kasi patuloy pa rin yung digmaan sa Ukraine at patuloy pa rin yung pagsuporta ng mga Western countries sa Ukraine. Kung saan, sa tingin ko, kapag hindi nagkausap ng maayos yung dalawa ay talagang magtatagal ito at labis na maapektuhan yung ekonomiya ng buong mundo sapagkat ang Russia ay isang malaking supplier ng oil, iba pang uri ng gas. Silang nagsusupply sa Europe at iba pang mga bansa. Tuloy natin. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.
Ayan mga ka-hometown, dito na nagtatapos ang ating reaction video at tuloy po nating aabangan yung mga development sa Ukraine sapagkat bagamat malayo po yung Ukraine at Russia sa ating bansa, apektado po yung ating ekonomiya. At nakikita natin hanggang ngayon na hindi pa rin bumababa yung presyo ng oil sapagkat yun nga dahil dito sa digmaan na ito. At inaabangan natin yan sapagkat kung ano paman ang magiging development, maaari pong madamay tayo kasi paunti-unti parang kumikilos din yung China laban dito sa kanyang renegade province, yung Taiwan. At aabangan natin yan kung anong magiging development. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mag-subscribe kayo kay PMC at mag-subscribe na din kayo sa aking channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Yan lamang po at maraming salamat. Ingat!